Meron mga ka-Dutch good, may mga mangilan-ngilan na nagme-message sa akin na ayun nga, parang pat ko daw sinasabi na mura lang. Halimbawa, yung upa ng bahay, mga ka-Dutch good, yung upa ng bahay namin kasi ngayon ay $1,000, mga ka-Dutch good. So pag kinonvert mo sa peso yun, nasa 41,000 Canadian dollars yung sabi ko ka-Dutch good, 1,000 Canadian. Pag kinonvert mo sa peso nga naman yun, malaki, 41,000 pesos ang isang buwan, mga ka-Dutch good. Parang may may nakapanood yata nung video ko. Siguro napanood niya, hindi na magme-message kung hindi niya napanood. Na-offend yata ka, that's good. Nag-email, nag-email kasi nga. Yun yung contact ko dun sa YouTube. Bakit ko daw sinasabi mura eh, ang mahal. Mga ka, that's good. Yung kasi mga ka, that's good, yung $1,000 ay dito yun, ka, that's good. Dito sa Canada yun, hindi pinag-uusapan yung Pilipinas, that's good, dahil dito. Yung $1,000, mura na talaga dito yun, sa upa, sa bahay na gano'n, ha, that's good, yung inuupahan namin ngayon, ha, ang laki kasi, tapos eh, libre na yung, kasama na dun yung kuryente, kasama na yung tubig, kasama na yung internet, diba, that's good, kasama na yung gas, yung sa pagluluto, kasama na lahat, mga ka-that's good. Tapos, nandun na rin yung bed, king size na bed, diba? May, nasabi ko na ba yung internet, free internet, tapos, may TV na dun na malaki, may Netflix na, may ano pa, may DVD player, mga ka-that's good. Oh, may sofa na, may leather kayo na ano, that's good, may dining niya. Kompleto, may rep, ang dinala na lang namin mga that's good, mga damit na lang. Yung mga that's good ganun kasi yung bed namin doon sa dati naming tinirhan ay pinamigay namin sa mga ano, sa marketplace, nilagay namin na free, mga that's good. Isang oras lang nandun na yung ano, nagpipick up na kumukuha. Ano naman yun, queen size na bed, mga ka-that's good. Yung ngayon naman ka-that's good, yung sa inupahan namin, king size yun na makapal. Siguro mga 15 inches ang kapal mo, ka-that's good. Yung kalahati lang, ha. So may kalahati, 15 inches, tapos 15 inches. Para kang natutulog sa mesa, ka-that's good, sa taas. Ayun nga, mura rito yun ka, that's good. Pag yung $1,000 dun sa bahay na yun, ganun-ganun na inuupahan. Kasi ang rentahan kasi ng bahay dito sa Kelowna ka, that's good, ay naglalaro sa 2,000. 2,000 pataas. Pag ano, ha, pag basement na malaki yung ganun sa amin, 2,000 pataas yun, ganun ka, that's good. Pero kung gusto mo naman ng mga 1,200 hanggang 1,600, merong mga apartment ka, that's good. Pinaliwanag ko rin dun sa mga nauna kong video, may mga apartment. Mag-a-apply ka, magpapasa ka ng application na makaupa dun sa apartment na yun, hindi siguradong mapipili ka kasi marami kayo, mga ka, that's good, na pagpipilian. Kailangan may reference ka, tapos gawa ka ng letter kung bakit gusto mong umupa sa kanila, kung bakit ikaw ang pipiliin nila, yung mga ganun. Ano yun, that's good, one bedroom lang tayo na apartment kung di ako nagkakamali. Yung doon sa sinerge ko sa YouTube nung sa Google nung nagahanap-hanap ako ng mga upaan noon, puro reject kami, that's good. Tapos yung 1-2 na yun, na 1-6 na apartment, mura na rin yun, that's good. Kung makuha mo yun, nakamura ka na. Kaso hindi pa ano yun, that's good. Minsan wala pa, may mga dagdag pa na bayad yun, katulad nung rentera, tama ba ako, rentera insurance, ganun. Tapos minsan may bayad pa yung gas, yan.
Eh, yung internet, hindi pa kasama doon. That's good. Kaya, aabot din ng 2,000 ang upa mo sa isang ano. Kulang-kulang 2,000 sa isang buwan. Kaya nasabi kong mura yung sa amin ngayon. That's good. Dahil $1,000 lang siya. Mura na talaga yung dito. That's good. Pag dito, ha, pag i-convert sa peso, kasi pag kinonvert natin sa peso, sobrang mahal nun na upa sa Pilipinas yung 41,000 peso sa iba, mga ka-dads good. Kasi ang upa ko sa Pilipinas nun, ang upa ko sa Manila, nag-upa ako sa Manila, mga ka-dads good, ang 1.5 ang upa ko nun. Matagal na yun. Tapos lumipat ako, naging 2.5, yung mga ganun. Tapos lumipat ako ng mga 3,000, mga ka-dads good yan. Tapos lumipat ulit ako, mga nasa 5,000. Yun na yung inabot ko na pinamakamalaki kong inupahan sa Manila. One bedroom na parang apartment din. 5,000, mga ka, that's good, sa Taguig. So, ganyan. Kaya, hindi naman, mga ka, that's good, hindi naman ako nagyayabang na mura yung $1,000. Mura yun dito ka, that's good, ha. Pag yun ang ibig ko sabihin doon, ha. Hindi ko kino-convert sa peso. Mura yun dito pag yung 1,000 na upa sa bahay na ganun na katulad sa amin. Ganun kalaki. Tapos libre pa lahat, mga ka, that's good. Libre kuryente, libre tubig, libre internet. Tapos may garahe kayo. Maliban sa garahe, may garahe pa kayo sa driveway, mga ganun. Libre gas, libre na lahat. Libre. Kaya mura lang, mga ka, that's good. Hindi ko sinasabi na siguro na ramdaman niya na parang nang maliit ako, parang ganun siguro. Yun ang pagkaintindi ko, pero hindi ka, that's good, ha. Hindi ko sinasabi na maliit yung $1,000. Malaki yun, pero mura yun dito pag yun ang yun ang upa mo sa ganun klase ng ano bahay dun sa inuupahan namin ngayon. Tsaka mga ka-dads good, pwede kayong ano, ha, mga ka-dads good, pwede kayong mag-comments para ano, magtanong kung ano yung gusto nyong malaman dito sa Kelowna tungkol sa mga bagay-bagay, kung ano yung gusto nyong malaman. Kasi ako, mga ka-dads good, dito sa sa YouTube ay ano, nagsishare lang ako ng mga experiences ko rito, tsaka yung mga ang mga sinasabi ko rito, ka-dads good, ay mga sarili kong kuro-kuro opinion, mga ganun. Mga sarili kong opinion, kuro-kuro at palagay, mga ka-dads good. Yung mga sinasabi ko rito, kumbaga yung sarili kong experience, mga ka-dads good, hindi experience ng iba. Kung magsabi man ako ng experience ng iba, ka-dads good, ay yun yung base dun sa ikinuwento niya sa akin, ganun. O kaya base dun sa siya mismo yung nagkukwento, ganun. Ibig sabihin, kasama ko siya, siya nagkukwento sa inyo, or sinabi sa akin tapos kinukwento ko sa inyo, ganun lang. Pero ibig ko sabihin, hindi ako pumupunta dun sa posisyon ng iba tapos nagbibigay ako ng kuro-kuro, palagay o opinion para sa kanila, mga ka-dads good, hindi. Baga yung mga experience ko lang dito sa Kelowna, sa pagda-drive, ganyan, pagdodordas, paglilinis ng bahay, paggarden, mga ganun, mga ka-dads good. Gusto ko lang i-share, maipakita kung paano yung paggawa ko rito, tsaka mga ginagawa ko rito, mga ka-dads good, diba? Tapos kung merong mga halimbawa, yung mga nakakalam, may nasabi rin ako na ano, na sobra o kaya kulang, ganyan, pwede rin kayo mag-comments, mga ka-dads good, para maitama rin natin, mga ka-dads good. Kumbaga, yun ang gustong-gusto ko, yung natututo ako, ka-dads good. Pag natututo ako, lalo akong nagiging excited, mga ka-dads good. Kaya yung mga ginagawa ko rito, alimbawa yung pag food delivery, DoorDash,
hindi ka maboboring dito. Ako ah, hindi ako maboboring dito kasi araw-araw may bago akong nadidiscover. That's good na bago. Ganun. Kaya hindi ako naboboring. Doon sa paglilinis naman ng bahay, ganun din. Araw-araw, pag naglilinis ako, ibang bahay naman yung nakikita ko. Iba-ibang bahay. Ganun din sa garden, that's good. Yung paggawa ko sa hardin, di ba? Sa garden, iba-ibang halaman, tsaka mga bagong base ng halaman ang nakikita ko, kaya hindi rin ako naboboring. Mga that's good. Ibig sabihin, pag may natututunan ako, hanggat may natututunan ako, hindi ako na sasawa ka, that's good. Hindi ako naboboring, hindi ako naboboard. Ganun yung pananaw, kumbaga. Ayun o, good evening ka, that's good. Dito tayo sa Montanas. Dito tayo sa Montanas, ka, that's good. Di-dinner tayo, tara, pasok tayo. Pasok ka. Order na ako sa front desk, hindi pala yun yung server, mga ka-dadsgood. Diba yung waiter, hindi pala yun yun. Dito sa Montanas, ka-dadsgood. Ito yung all-time favorite namin na kainan. Nasubukan na namin, hindi naman lahat, pero marami na kaming nasubukan ng mga steakhouse, ka-dadsgood. Ito yung binabalik-balikan namin, Montanas. Diba, no? Kasi iba yung ano rito, ambiance pala. Tignan mo naman yung ambiance. Country-ing country, di ba? O, oh, nanonood ka ng hockey doon. Ang o-ordering ko, ito. Ang sarap niya ito, that's good. Yung steak nila. Tapos medium lang, ha? Ayan, medium rare. Ito yung ano nila, bestseller nila, that's good. 100%. AAA Canadian Steaks. Gusto ko yung sirloin na 10 ounce ka, that's good. Ayan, kunin natin. Tapos ang isang side niya kukunin natin ay seasoned fries. Tapos side 2, meron pang side 2 in-house baked beans. Ayan, masarap yan ka, that's good. Tapos lagyan natin ng top off niya, yung steak. Lagyan natin ng ano, ito, 2 grilled shrimp skewers. Tatlo to dati, ah, ba't 2 na lang? Bawas na yun. Diba? 3 ito noon eh. Ito ka, that's good. Shrimp skewer, ang sarap niya ka, that's good. Yan ang itagdag natin, ha? Tapos kuha tayo ng pilsner, syempre, hindi mawawala. Ayun. Tapos sa'yo, ano sa'yo? I'm just getting my all-time favorite barbecue brisket sandwich. And I just want water, please. What is that? Ito. Ano to? Kukunin mo? Barbecue brisket sandwich. This one is their best seller. Pulled pork sandwich. Eh, ito yung gusto mo, di ito. Barbecue. Ito ba yung dati? Saan dyan? Ito? Chipotle ito eh. Firecracker. Pero ganito itsura nun. Yeah, parang ganyan. Ah, sandwich. Yan yung sa'yo. Kukunin mo. Bibir ka. Ay, ako na lang. Isang pilsner lang ako. Basta ako pwede. Yung mga beer nila ka, that's good eh. May drought. Ano to? Tag-tuyot na beer. Coors Light. Ayoko niyan. That's good. Nahanap ko yung pilsner. Ang sarap kasi ng pilsner. Local, Stanley Park. Ito yung mga local. Ito, Battle. So, wala. Budweiser, of course, like yung... Wala yata yung... Wala silang pilsner. That's good. Ito na lang tayo. Sa Churchill. But that's good. Can I have a steak, please? For sure, what size? Sirloin 10 ounce. Of course, and how do you like that cooked? Yeah, medium.
Medium's okay? Alright, so the way we cook our mediums is gonna look like this one here. Is that okay? Yeah. Perfect. And seasoned fries. You got it. Yeah, the side too is baked beans. Awesome. Did you want any gravy for the fries? Yes, please. For sure. Ketchup as well? Yeah, ketchup. Awesome. And are we thinking any shrimp skewers? Top off two grilled shrimp skewers. Perfect. I gotcha. That's for me. Okay. Yeah. I'm just going for the brisket burger. Please. The brisket burger. Please. Perfect. Let's do it. Fries on the side as well. Yes, yes. Awesome. Any gravy? Oh yeah. Oh yeah. Awesome. I'll grab the menus out of the way there. Thank I'll be you. Right back with your lager. See you soon. Thank you. Thank you. Dapat pag sinasama mo ko sa vlog mo pa, pag sinasabi mo para naging lipstick naman ako. Hindi na. Yun yung lager natin, mga kadats good. Churchill. Churchill ba? Churchill. Churchill lager. Dito nila ginagawa yun. Sila gumagawa ng beer nila. Ang tawag dun? Homemade? Hindi. Restaurant made ba yun? Homemade. Ayan na, binigyan na yung ketchup natin, that's good, para sa french fries, di ba? Para sa fries yan. Tapos meron tayong go ahead, get messy. Ito yung pang wet wipes ito eh. Wet wipes, that's good, para panghugas ng kamay. Tapos may tissue, ayan. Kasi yung barbecue, manggigitata tayo. Sa steak at barbecue. Nanggigitata sa steak at barbecue. Brand new yung bili ko. Hindi pa nabuksan. No, it's yours. Ikaw yun. May germs na yan eh. I love my own. Ganda nung ambience ka, that's good. Country, tapos yung sounds nila talagang ano, parang soothing, kumbaga, no? Hindi siya maingay, hindi masakit sa tenga. Tapos yung mga kumakain, alata mo ano, parang mga, alam mo yun, yung mga chill lang din. Ayan, no? Kahit maraming tao rito ka, that's good. Ang ambience, ganyan pa rin. Marinig mo lang na yung mga parang may tawanan lang, ganun. May mga background na tawanan. Oh, mas gusto ko dito kasi nagsahan. Tapos kita mo sa labas. Kita mo yung Highway 97. Yun yung Highway 97. Yun yung papuntang Vancouver. Ito naman pa ganun, papuntang Alberta. Papuntang Vernon. That's good. Papuntang Alberta, Calgary. Yan yung highway. Ganda. May mga ganun-ganun pa sila. Tapos yung ilaw, oh. Naman naman ang ilaw. Epic. Pwede kang manood dun. Oh. Hockey ka, that's good. Yan yung uso na pinapanood dito, hockey. Anong tawag yan? Ice hockey? Ice hockey, di ba? Tsaka ang taas ng upuan, no? Nakabitin yung paa ko, that's good. Parang ano to, tall, ano tawag dito? Tall table? Tall table. Ang kahoy yung ano. Epic talaga. Ang sarap kumain. Galing. Ganda oh. Mas gusto ko yung ganitong ambience kaysa yung ano yung... Hindi ano lang to yung... 8 oh, yung $5 lang. Ano, pwede namang... Ito kasi, pwede kang mag-add ng $2. Yung para bigyan ka ng malaki. Oo. Pero okay lang to. Ano, maglalasing... Hindi ko lang nagulat lang mo. Bakit po sa kanila nakapicture? Gusto ko namnamin yung steak. Ganda ka, that's good. Sarap ko. Oh. Ayun ka, that's good. Dumating na. Oh, wow. Ito yung steak natin. Oh. Medium to ka, that's good. Ah. Medium yan ka, that's good. Baba natin itong mga sauce natin. Ayun naman yung sandwich niya. Oh. Mm, ha? Laki yun. Mukha natin ikap mga kadatsa.
Nanakin kung totoo. Sarap talaga nila. Ito ang review. You want it medium rare? Ito pa ang yeah. Wow. Nanakin ka, that's good ha. Medium to ka, that's good. Oh, legit. Yun eh. Legit ka, that's good. Oh. Ay, sarap. Tikman ko muna siya na balang sauce muna. Sarap. Legit. Ito naman yung sandwich niya. Ito, ang galing. Tignan natin yung laman ka dati. Mukhang pangit pag hinahawakan eh. Dapat natiin siguro sa gitna. Hatiin mo nga ganun. Hatiin niya ka dati. Para makita natin yung laman. Yun. Kapal. Kapal, laya mo na. Ay, di. Hatiin mo rin naman yan. I know. Sana, nakabidyo ba? Oh, ang ganda. Tingin nga ng laman yan. Legit. Sarap. Legit. Plakda mga kadats ko. Plakda yun. Butas. Imbir na lang. Kunti lang. Ayaran na mga kadats ko. I'm just gonna sell this one and I'll be right back. Okay. Meron, meron tayong BCAA card kadats ko. Ginamit natin. Malamig pa rin. Pero hindi masyadong malamig. Ah. Anong temperature ngayon? Negative. Negative na. Ganda ng Montana ka, that's good, no? Para siyang log house, no? Dito, pag nagpipick up ko dyan ng DoorDash ka, that's good, dun sa likod. Dun yung pick-upan nila, oh. Hindi ka pwedeng pumasok dun sa main door. Ayan, nakalagay dyan, no? Skip DoorDash. Please use back door. Dun sa likod, meron silang ano dun, yung may doorbell. Doorbell ka doon sa likod.